Hello, Sir Gab. Kamusta? Ayon sa mga po, masaya-masaya po ako nandito ngayon sa Pinas Fm. First time mo sa Pinas Fm? Hindi po. Actually, ilang beses na po ako nakapag-ano dito from dito. Oh! Talaga. Yes. Yung pin-remote mo dati, yung bakit pa ba ni Jay? Mm-hmm. And then, ngayon, meron kang bago. Tama ba? Kung meron ka bang bago single, No, actually, yung album ko. Ah, yung album, alright? So, yung second, bakit pa ba, carry single yung album ko. Ito ba yun? Napapahalang ka dahil nasutan kita. Oo nga, gaya sinabi mo, kakaibang rendition ito. Mukhang mas maramdamin itong awiting ito. Yes, mas heartful po siya. Kasi may JR, more R&B-ish yun. Tapos ito parang ginawa ng pop. Galing talaga sa puso ito. Available pa rin yung album mo? Wala pa siyang physical album? Wala pang physical album. Mabibili po ito sa iTunes. iTunes, yes. StarMusic.ph. Pwede siyang pakinggan sa Spotify. Ano naman song ito? Yung album ko po. No, yung... Ay, yung album mismo ang... Yeah, na, apa, yung so wala siyang album. Single na pinopromote ngayon? Wala kang single na pinopromote ngayon? No. Wala ka ngayon. Yung kakantahin mo, itong version mo lang, Just Tell Me You Love Me, kasama ito sa album. Hindi. Ay, hindi. Wala lang. Actually, kasi bawal pa. Oh, okay. Pero pwede pag-usapan. So, what's the title of the album? It's self-titled Gab Maturan po. Yes, it contains five songs. Five songs. Light lang ito, no? Opo. So, wala pang physical, pero pwede nang ma-download. Opo. Alright? Yeah, and, actually, this month yung labas niya. Kasi hindi ko siya na-release. Isang meeting na lang talaga at ma-release na daw. Actually, this month. Kasi sabi nung nagtatanong niya. Oo nga. And kamusta ang buhay, Gab, right after, second placer? Yeah. The X-Factor Philippines? Okay. Kamusta ang buhay? Actually, masaya. Mas masaya siya sa dati, X-Factor. Actually, ni-enjoy ko yung, meeting new friends, meeting new people sa lahat, sa iba-ibang lugar. Ano karating ka lang sa ilang bansa? Opo. Hindi, actually, before it's factor, sa ako nag-high school, Denmark. Wow! Really? So, kamusta ang buhay doon sa Denmark? Parang medyo kakaiba lang. Ay, kukunti lang ang mga Pinoy na nakakarating doon, kung kami say it right. Pero kamusta sa Denmark? Masaya naman dun, pero actually, boring talaga every week. Bakit? Weekdays, yung mga weekdays talaga, as in lagarin. Or parang paulit-ulit lang yung araw, parang ganun. Tapos sobrang lamig, kaya ayoko dun. Ano salita doon? Danish. Marunong ka? Opo. Ano naman ng high school? Palay mo. Oo nga naman. 4 years ka doon, tapos hindi mo pa rin alam yun. No. Okay, so how do you say good afternoon in Danish? Kwaften. Ano yun? Go often. Go often. Go often. Go often. So, parang siya yung German na... Yeah, kasi parang yung German in Tagalog, tapos yung Danish, Bisaya. Parang madami ko lang makapag-words. Pero sa Pilipinas, taga saan ka? Mindanao po. Asa ko sa Mindanao? Hindi sa yan eh. Hindi mo siya oy! Hindi ko bigay siya oy! Pasada pa lang na! Puyawan! Hindi ko Bisaya nung oy! Taga Mindanao ko. Taga Bulacan, yun me. Oh! Yes! Suju tayo! Hindi ako malam mo kang bisa. Ay, gayod lang! Grabe! Ay, gadapitan ka dong? Opo. Tuol, hindi ka sadakak dong, oy! Ay, oo. Dahil sila, amigo na ako ang pag-iyato. Sino ko nga ito, sir? Ay, nakaadto naman ulit. Oh nga naman. Alabar. Diba? Alabar Seafood House. Yes. The best. The best. Nabigay kasagid to ba?
Kaya in-invite ko talaga pumunta sila ng Dakapitan. Okay, and ano yung mga gig mo? Saan namin kayo? Saan namin ikaw pwede makita? Actually, ano pa siya eh, parang pinaplan siya pa siya lahat. Kaya ipopost ko na yun pag na-confirm na yun lahat. Hindi nang confirm sana sa Farmers. Yan, sa October 12 daw. Yeah, oh, no, October 12. October 12 sa Farmers. Sa Farmers yun. Ano yun? Anong event pa yun? Anong event pa yun? Minibini Universidad. Wow! Chicks ka na dong? Ito yun, mga laki. Seryoso. Babae. Ah, awkward, no? Oo. Binibining universidad. Pagso kang lawas. Bisaya na yung dako, no? Bisaya kayong dako. Proud to be. And then, kumusta ang syempre, may bonding moment na kayo ni Martin Rivera, di ba? Kasi siya man ang nag-coach sa'yo sa X Factor. Kumusta ngayon ang relationship ninyong dalawa? Well, parang ganun pa din po. Kasi after X Factor, sa bahay niya kami tumira. Mm-hmm. Wow! Oo. Sabi niya mismo yun na doon kayo mag-stay muna. Kasi, Paano yung tumira sa bahay ng isang concert king? Paano yun? May kumakanta ba lagi? Every actually, wala. Parang feeling ko, you are my song! Hay na tayo! Parang ganun na. Actually, si Sir Martin, pag sa bahay, hindi ako nakakarinig na kumakanta siya palagi. As in, hindi, wala ka tang karaoke sa bahay niya. Ganun? So, ang ginagawa ninyo? Hindi kami, at kaming lahat talaga ba? Hindi, kasi Bisaya, nantakoyabe. Sige, wait, kasari. Bisaya, nantakoyabe. Sige, wait, kasari ka. So, problema, good ka to ng mga kauban. Bakit hindi ka kauban? Hindi, walang karaoke. Parang hindi pa kami nakapag-karaoke. Kasi sa bahay nila? Oh, sa bahay nila, kahit saan. Sa mga... Oh, ito. I'm curious ako. Ano ulam doon? Ay, grabe. Ibang klase ka. Alam mo, nasa palasyo ka. Talaga? Oh, daming ulam. Parang piyesta araw-araw. Grabe. Kami nga naghahanap kami ng ano, meron ba sardinas dito? Hindi ko naman sindihan itong mga ulam eh. Parang mga piasto, mga anong pangalan. Pero mag-istoryahan mo, in English, you know? Nakakaintindi mo siyang Tagalog, pero more in English. Si Kedibon, kaugani mo? Opo. Si Kedibon mabisaya? Actually, opo. Kaming tatlo natin, Casey. Oh, okay. Yes. Magkasama ako si Kinitanihan, si Alan, tsaka si Jerick dati. Sa bahay. Okay. Parang in-adopt niya. Hanggang ngayon, hindi na? Ngayon naman, parang ano na, syempre nakapag-ipon na konti. Tapos, So, nakakondo ka na ngayon? Hindi naman. Apartment? Grabe, oo. Apartment. Ayoko ng mga mamahalin. Grabe. Pero hindi ka nawawala ng project, no? Hindi naman, kasi ngayon nga ako may album na, di ba? Pero mga corporate shows, lumalabas ka din? Opo. Pwedeng, kahit, kaya iniindutan ko po yung mga corporate events yun kung mga... Alright. At ano kaya event? Anong values ang natutunan mo nung ikaw ay kasama ni Martin Rivera? Nung itinuturo niya sa'yo, anong mga values ang natutunan mo talaga? Alam mo, so sobrang dami, hindi ko naman isa-isa. Kahit isa lang. Oo. Isa lang. Grabe, yung pagiging humble talaga, yun talaga yung unang mo mapapansin sa kanya. Kasi pag na-meet mo siya, alam mo, parang normal lang. Parang parang hindi niya papakita sa'yo na artista siya. Siya si Martin Rivera, siya yung concert king. Parang para sa kanya, hello, tao lang ako, pareho lang tayo. Parang walang mayaman, walang mahirap, walang ano ganun. Parang gusto ko yung malaman pa yan mamaya. Pero bago ang lahat, mga Pinas, nag-ready po si Gab ng isang song. Diba? So, I think we're ready. So, ready na ha? It's 2:25. Ito po, version ni Gab ng Just Tell Me You Love Me. Dito lang sa tunay na pambansang FM. Pinas FM, 85. Pas mga darkness, I can't.
nothing wrong. And how to stay. If you tell me you want me, sabi nilang, ano lang, parang improve na yung kulit mo, ganun. Tapos dapat mas malinis. Ganun lang. Kasi, before I factor pa ako, makulit mo talaga. Mahilig talaga ako sa kulit. Parang, na-amaze ako pag, parlor, parang hindi ka sa kulutan. Mahilig ako sa kulutan. Eh, sa kulayan ng buhay. Ano mo ba, na-interview ba na ako ni si Kwan, si John Ford Coley? Oo, oh, kisa na siya. Kamali kang taong, just tell me you love me. Ay, mga kapata. Dindya na kayo. Okay, mga kamalot kayo. Sige na, na-interview na ako na siya sa una. Siguro mga 5 years ago. Kapag-unit is mukamot kayo. At least, di ba, nakahitap ko sa ano. Anyway, sige. Okay na sa'yo, ilang taong na? 21. Anong masasabi mo sa mga Pinoy, mga kabataan Pinoy na gustong marating ang estado mo? Halimbawa, meron silang talent sa pag-anda. Yes. Kasi ako, talagang ayoko yung parang may parang pangarap ako tapos hindi ako gagawa ng paraan para makuha yun. Mm-hmm. Kaya yes, parang tayo ko lang sa mga bata na nangangarap ngayon, huwag kayong tumigil. Kasi ako, kahit ako ha, hindi man ako sumasali dati sa mga amateur sing contest, sa mga kahit sang sing contest, ang dami ko ng mga pagsubok na nadaanan at nasasabi ko talaga na, minsan may isang time nga na sabi ko nga, parang ayaw siguro ni God na ano, na mag-personal na mag-singin. Oo, parang siguro gusto niyang maging ibang ano ako, iba yung profession ko. Mm-hmm. Sabi ko, pero sabi ko talaga, ito talaga yung ginagawa ko simula ng bata pa ako. Kaya gagawin ko talaga lahat. Nagpunta nga akong Denmark. Doon ko talaga, parang, actually gusto ko, sumali akong X-Factor doon. Pero, yun, isa na yun. Nag-fail ako. Hindi ako, ano. Ano kinata mo doon sa audition? Ano nga ba? Alala mo pa? Angels. Alright. Yung Angels. Ito ko yung dati. Robbie Williams. Tapos, hindi pwede kasi hindi pa ako residente noon. Ah, okay. But at least mayroong something na dahilan kung bakit hindi. Hindi dahil sa hindi maganda boses mo. At least, di ba? Oo, yun. Ano yung sa X Factor? Bulgarian. Actually, sinabi, ang dami kong natanggap na ano, sa mga staff, sa mga ganyan. Pero yun yung nagpaan sa akin. Na, bashers ba yan? Bad comments. Hindi bashers. Mga pahal ko yung mga staff. Alright, sige. Sila yung, actually, parang iniisip ko na lang na yung mga sinasabi nila na, ikaw yung parang weakest dito, ganun. Mm-hmm. Parang ikaw yung hindi dapat nandito. Ano yung ganun? Pero nasabihan ka ng ganun? Parang indirectly. Oh. Indirectly sinasabi sa'yo? In a way, pero ano, siyempre masasaktan ka talaga. Oo naman. Pero yun yung ano,
yun yung paraan para yung mga bad comments, yung mga sinasabi ng bashers, yun yung ginagamit ko para mas maging magaling. Ito, positive. Ginagawa kong positive yun, yung mga negative galing, comments. Galing. Nakakatulong pala talaga yun. Oo naman. Isang, ano, turo yan dad, ni Mr. Martin. Daddy talaga tawag. Anyway, si Gab, mga kapinas, okay lang, no? Sabihin ko na ikaw ay apo ni Ginoong Jumides Maturan. Opo. Sumalangit mo. Any song na alam mong song niya? Hindi nga, totoo? Oo. Lagi ko narinig kapag may nakakakilala sa akin. Ikaw yung apo ni ano, diba? Rose Garden. Parang ganun. Ano kaya yung kanta? Pasino kaya yun? Parang may lolo pa sa akin. Ay, wala kang balak na gamitin ang pangalan niya para, you know, sabihin natin, nasumikat pa. Well, ayoko naman kasi. Ayoko yung, gusto kong magtayo ng sarili kong pangalan. Ayoko naman yung parang makilala ako dahil sa kanya. Mm-hmm. Although, proud ako sa kanya. Okay. Kasi yung mga Maturan talaga nakilala dahil sa Bisaya din mga Maturan, no? Oo. Oh. Marami din Tagalog. Yung side siguro nila, ano, sir Junede. Nila lolo. O sige, lolo na lang. Kasi hindi ko na siya naabutan. Oh, okay. Kaya hindi kami close. Pero lagi ko siyang kinakabutan. Pero tatay mo kumakanta? Opo, papa ko po. Tsaka mama ko. Mama ko talaga yung kumakanta. Okay. Sinabati ko mga palas mo. Asa ba sila karoon? Ma'am, dapitan. Toan sila dito? Oo, oh, toan sila dito. Hindi mo tayong isunting nga live streaming ka ito nila yung? Ngayon naman sila. Oh, gabamito ulit. Namay, ano, tani. Ano? Namay ang tani. Sa internet, di ba? Nakalagi. Oh, naminaw. Don't worry. Naminaw na lang ako. Di ba, ma'am? Reply nila na ako. Oo. Ayun ang reply sa akin. Reply sa akin ang mama mo. Oo. Anyway, thank you so much, Gab. Maraming salamat. Salamat for dropping by. And ngayon ko nalaman na Bisaya, ganyan ka. And the best kay mga Bisaya. Bisa! Ayo! Woo! Ay, promote ko lang pala yung... Ay, wag! Tapos na! go ahead. Ayan, bakit pa ba po first year... First career season ko. Kasi first album ko to, di ba? Nasa mix po siya, pwede niyo po siyang panoorin. Kung gusto nyo. Tapos, pwede nyo po siya i-download. Sa iTunes, nasa YouTube din po yung audio clip. Hindi ko alam kung sino nag-download dun. Pero thank you po sa inyo. At may lyrics po dun gawa nila Laino sa ganda. Thank you so much, Gab girlfriends ko. But binabati ko lang silang lahat, Gab girlfriends. Gab girlfriends! Opo. Grabe ko! Gab girlfriends! Gab to dudes, Gab natics, I heart Gabriel. Thank you po sa support. Mm-hmm. Hanggang ngayon, nandyan po rin po kayo para sa akin. And, binabati ko yung pinaka-pogi kong manager. Ronald Abad, yeah, and hello, sir. Si Tita Blenda Natividad and Joe Natividad na nakakinig ngayon. Ayan. Sa mga Canadian scenes, thank you so much. Thank you, naman. Again, October 12, nasa Farmers. Uh-huh. And abangan po natin no. Yung... no, okay. Okay, abangan. Ang gulo ba ng to? Likot mo kasi. Hindi, abangan pa ako pala yun. Kaya wala pa ba ako? Huwag niyo nakalimutan, yun pong yung album ni Gab Maturan. Opo, self-titled to yun, Gab Maturan. Thank para you, Gab. Para po. Thank you, Gab. And, thank you din po, sir. Maraming salamat sa iyong pag-drabay, alright? Thank you so much, and mabuhay si Gab Maturan, magbuhay ang OPM, mabuhay ang mga bisdak, alright?